Magandang buhay ulit po mga kapatid. Ano? Salamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Oh God. At salamat sa mga taong nagtatanong sa atin at nagpapadala ng kanilang mga katanungan. Ang dami-dami nga eh. Ngayon, ang maganda ay itong aking piniling ito. At bagay naman sa atin. Bakit? Tingnan natin sa screen at makikita natin. Ano? Bakit po masyado ko nang namimiss yung buo kaming pamilya na nagsisimba tuwing Linggo? Ngayong nasa college na kami, ay dumalang na yun. Bakit po kaya nakakaramdam ako ng sobrang pangungulila? Wow! Talagang kakaibang mundo ngayon, ano? Pagkat ang tanong ay, and grabe, ano? Kakaawa naman. Kasi nakita naman ninyo ang katanungan, eh, nung bata sila, napakaganda ng kanilang family in terms of mga family bonding, not only in, hindi lang sa mga bagay na karaniwan, kundi lalo na sa mga bagay na spiritual. Kaganda. Praying the rosary, going to mass on Sunday, ano ho, anong ganda. Only, ano nangyari pagkatapos ng ilang panahon na sila'y lumaki na, aba, nagkawatak-watak na sila. Ano nga ba? Bakit? Ano nga ba ito? Sa tingin ko po, ano ho, iba naman ho talaga kung tayo bata. At iba naman talaga kung nagbibinata o nagdadalaga ang bata sa tao. Talagang may pagbabago. Ngayon, ayun ang magagawa natin doon. Ah, napakaganda ho. Ang magagawa ho dyan, mabuti na lang at nagtanong kung sino man ito. Hindi ko alam ang pangalan eh. At yan ho ang kagandahan ng programang ito sapagkat you are free to ask. Huwag ho kayo matatakot magtanong. At sa pamagitan ho ng pagtatanong, dyan ho gumaganda ang buhay natin. Kung ano man yan, yun ho'y natural sa tao ang magtanong. At natural naman sa mga may alam, kumbaga, nakatatanda, kalimitan, ang tumutugon. Ang atin ng Panginoong Jesus, kung inyo maalaala eh, nung nawala siya sa templo eh, nung makita siya ng kanyang mga magulang na si Maria at saka si Jose, anong ginagawa ng batang si Jesus? Nagtatanong sa mga guro. Nakikinig. So, open ho tayo, ho? Magtanong kayo. At ang masasabi ko sa inyong sitwasyon, dito sa nagtanong sa akin ngayon, eh talagang, this will need a little, mga ngailangan po ito ng konting pagninilay. You stop, ano? At kayo na mismo magtanong sa sarili, bakit nga ba nagkaganong-ganong kami? Ano nga bang nangyayari? And for all you know, inaakay kayo ng Diyos sa isang more mature faith. Yan po ang ganda. Lumalalim na po ang inyong pananampalataya. In one sense. Kasi nung araw, merong group pressure eh. Pagsasama-sama. Pero ngayon na you are on your own, college students, meron na ng pag-aralan, pahiwalay na sa family, kaya ito na magiging personal relationship nyo kay God. And then you will make your own decision, ha? Am I for God or not? Will I go on or not? Do I need my family to do this? No more. I will have to live my own life and my own faith life. Kaganda po nito. So, ang may sasuggest ko po sa inyo ay huwag ho kayong madi-discourage. This is not bad. In fact, this is a crisis in your faith. And what is a crisis? It is an opportunity to grow or not to grow. It depends on you, ano ho, kung gusto ninyo na kayo ay lumago sa pananampalataya at lalong mapalapit kay God. You will have to make your own decision.
At panahon na, because you have your own life to live. And this will need a little prayer, please. At hindi mo nawawala sa buhay ng tao yan. And thank you for asking this question. Napakaganda ho yan. Madami hong matutulungan itong question ninyong ito. So pagkat for all you know, madami hong mga taong dumadaan sa ganitong mga pangyayari sa buhay. Hindi lang ho kayo nag-iisa. At ito ang kagandahan ng ganitong social media. Napapag-usapan natin ang maraming problems, which obviously is a problem of others. Ano? Madami. Kaya I encourage you to ask. So, prayer, babalik ako sa you spend some time in prayer, you ask God. At yan ang maganda. Now you will talk to God personally. Tell Him about what's happening in your life. Tell Him that you want to be with Him and to be close to Him as before. But now, nag-iisa ka na. Ask Him to help you. Of course, with the help of the Holy Spirit to guide you. Na ikaw ay lumalim sa iyong pananampalataya so that you will go to Mass on your own. Ikaw na. Talagang decision mo na. That you will pray the rosary, which is a beautiful devotion, Catholic devotion. Ang rosary, kay Mama Mary. I will tell you something more about Mama Mary because she has been a part of my life since I was a child. Hindi ako iniwan yan. At hindi ko rin siya iniwan. Okay, yan, Mama Mary na yan. Hanggang ngayon po, si Mama Mary pa rin. And the rosary has helped me a lot. So yun po, ano, for the moment. And if you still have some question to ask in the future, I'm happy to answer them. Okay? We'll see you. Uy! Ay, naku mga kapatid! Medyo kinakailangan nga po tayo magpaalam muna, sumandali, ano, pansamantala. Sapagkat magkakaroon ulit tayo sa darating na mga araw, pantayan ninyo. Pero sa ngayon, magpapaalam muna ho si Lolo Monsi. Pero bago ako umalis at magpaalam, edi blessing muna, of course. Pagdadasal ko kayo at naway kayo pagpalain ang Panginoon sa inyong mga gawain. At taluhin manatiling tapat sa kanya sa tuwina. Huwag kalilimutan ang magdasal araw-araw. Ang pagdadasal ho ay pakikipag-usap sa Diyos. Yun lang. Kausapin niyo siya na parang ako ang inyong kinakausap. Kayo nagtanong sa akin, parang ako ang Diyos. Tinatanong niyo. Gayun ho lang. Humingi kayo. Kung may kailangan, magpasalamat kayo. Kung may mga dapat ipagpasalamat, humingi kayo ng tawad. Kung meron dapat kayong ihingi ng tawad, at purihin niyo siya sapagkat siya ang dakila at makapangyarihan. So, bye-bye na ulit sa inyo. God bless you and see you next time.